dagat na yun? Eh, nakikita po namin yung posible at nangyayari po eh. Pahirap po ng pahirap. Binibigyan kami ng sa tamang lalim lang, yung tamang layo, 15 kilometers nga ang gusto nila. Eh, wala man kami mahuli doon. Kasi pag kami lumayo na, eh, malaking commercial fishing namin kalaban. Hindi na kami uubra sa kanila. Eh, ngayon po, itamba na lang po. Dati po ay may mga alumahan, talakitaw, halos lahat po ng klase, bisugo, ngayon po ay kukunti na. Oh, may tulad niya ngayon, pa 500 ngayon. Isa 500, dahil sa marami ng gasolina yun, 300 na lang matitira sa amin doon. Kumikita po kami noon ng 500, ngayon po ay ano, masyadong mababa na po. Nakadahilanan po yun ng mga commercial fishing. Tsatsaga na lang po. Minsan din na lumalaot pagka talaga walang mahuli. Kulang po sa tutok po ng ating pamahalaan. Malaking kakaiba na po ngayon kasi nung dati. Ngayon nadana po kami wala na. Dati halos araw-araw ngayon wala na. Kung may ipatupad po natin yung tamang proseso po ng batas, sigurado po, babalik po sa dati. Kung sana po ay mahiwalay na po talaga ang fisheries doon po sa agriculture. Kasi po, ay mas matututukan ang ating mga mamumuno doon sa fisheries, yung ating karagatan.